Ayan, isang mapagpalang araw po muli, mga saka. Maulang umaga po sa ating lahat dito sa aming area. Ngayong umaga naman, mga kasaka, ay gagawa tayo ng organic fertilizer para sa ating mga halamang sitaw, talong, at saka sa mustasa. So, kahapon, nakapagbabad na kami ng vermicast. So, ngayon naman ay kukuha ko ng dahon ng Madre de Cacao at saka Madre de Agua para i-ferment natin ng 24 hours o isi-sink in natin siya sa drum. O, mamaya, ituturo natin yan step by step. No? So, ayan. Ito yung lalagyan natin kasi pang ulam lang naman namin yan. Yan yung organic. O, yung organic natin. Saka ito yung mga organic pecha yung mustasa namin. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo mga kasaka. Papakita ko sa inyo yung ginawa kong vermity kahapon. Ayan, nandito sa ating drum. Ayan o. Dito nga pala ako kumuha sa fish tank ng tubig. Fish tank sa ating floating rap bed. So, wala na siyang floating ngayon kasi nga na nasa labas nagkakaroon ng nutrient deficiency. So ito yun, no? Karoon siya ng lumot kasi nga very high rich nutrients na yung ating ginamit na tubig dahil nga marami na dyan biological microorganism. So ayan, makikita nyo, ayan, no? Yan mga ano nila, napaka nutritious na to para sa halaman. Ididilig natin yan mga kasaka sa ating tanim na talong at saka tanim na mustasa at pechay at sitaw. Ayan. Ayan, ang ganda na ng ating talong mga kasaka. Ayan, kita nyo. Ayan yung mga bula niya. Ayan yung mga indikasyon na nagkaroon na ng tinatawag na colonization. Marami na dyang dinactifying bacteria na rich available yan para sa ating mga tanim na halaman. So, organic, mga kasaka. At ayan, papakita natin yung bunga na ng ating talong. Ayan, mga kasaka. Kita nyo. Ayan o. Ayan yung bunga. Tapos meron pa ditong isa. Ayan. So, ayan mga kasaka, kung nakikita nyo yung bunga. Malapit na rin tayong humarbis dito sa second cropping natin ng talong. Ayan o. Napakaganda. Ayan. Tsaka yun pa. Ayan mga kasaka. Marami na yan. Ayan o. Guumpisa na talaga siyang bumunga. Ayan o. Ang gaganda ng bunga niya. So although unang bunga siya. Ayan o. Mga unang bunga yan. Ayan o. Tsaka marami na rin bulaklak. Ayan o. Natatanggal. O, ito nahulog na to. Pero yan. Dito galing yan. Hanapin natin. Ayan dito. Dito siya galing. Magiging bunga na yan. Ilang araw lang magiging bunga na yan mga kasaka. So yun. Kukuha muna ako ng drum. At pagkakuha ko ng drum, lalagyan ko siya ng dahon ng Madre de Cacao at Madre de Agua. So ayan. Meron akong drum dun eh. So lalagyan din natin siya ng konting molasses para pagkain ng mga microorganism. Nilalagyan lang talaga namin siya ng molasses. Kukuha muna ako ng drum. So ito yung drum eh. Ginagamit ko talaga dun sa area to eh. Kaya lang meron siyang tubig. So tubig ulan lang naman yan. Tapong ko muna. Doon tayo kukuha sa may floating rap bed para mataba na yung tubig o may mga biological microorganism na. So ayan. Tapos mamaya samahan niyo ako mga kasaka kung paano kumuha na ang dahon ng Madre de Agua. So ayan. Ang laki na ng talong na natin to. Mag-1 year na yan. Ayan mga kasaka. Dito lang din natin siya ilalagay sa area to dahil hindi naman mainit. Bukas o sa makalwa, pwede na natin itong idilig. Kasi pag
tagal pa natin pagka may kakuwate ang baho o yung Mother de Agua masyadong mabaho. So siguro mga 24 hours lang natin siyang ibababad. So kukuha tayo ng dahon ng Mother de Agua. Ayan mga kasaki, Mother de Agua. Ah, yun. At ito ang Mother de Cacao. So unahin natin kunin ang Mother de Cacao para siguro kukuha muna ako mga kasaka ng itak. Kala kong itak eh. Ayan. Kunin ko muna yung itak. Nalimutan kong kunin yung aking mahiwagang espada. Ayan. Ito mga kasaka. Ayan. So, ayun mga kasaka, ito yung Mother de Agua. Marami naman dito sa harap ng bahay. Bali yun ay pinapakain namin sa manok at saka sa baboy pag yung mga kaibigan ko na kumukuha dyan. Tali ko lang muna saglit yung aking itak. Ayan. Kunting dahon lang mga kasaka. At yun ay malaking tulong para makalibre tayo ng pataba. Na. Ayan. So, malutong lang naman ang puno nitong mga Mother de Aguang to eh. Kaya kahit ganito, gantihin mo lang yan. Di mo na kailangan itak. Ayan. At ito ay hindi na natin kasama ng tangkay paglalagay. Mas maganda yung talbos mga kasaka. Kasi mas mabilis siyang mag-release ng nutrients kasi malambot pa lang compare dun sa maraming mga edad ng dahon. Ayan o. Pwede na to mga kasaka kasi may kakwati pa naman tayo. So ilagay ko muna ito. Lagay muna natin to mga kasaka. Kasi isang kamay lang gamit ko eh. Ayan o. So napaka dami ng benepisyo ng Mother de Agua mga kasaka, Mother de Cacao. Kasi bukod sa pakain to sa ating mga livestock, pwede rin natin itong gawing pataba sa ating mga halaman. Nga pala mga kasaka, sa hindi nakakaalam, ang Mother de Agua ay mataas siya sa protein content. Kaya pag tayo nag-aalaga ng manok, yung protein na yan ay kailangan ng ating mga manok para mabilis na baba. Magkaroon ng mga muscle development. So, nakakatulong yung ating Mother de Agua. Nalimutan ko lang kung ilang percent yung kanyang protein content. Pero sabi nga, mataas siya sa protein content. Ayan. So ito. Kuha tayo ng Mother de Cacao. So tatagayin ko na lang siya tapos pupulutin ko. Ayan. Ayan. So, dapat talaga meron tayong alternative din na gagawin pataba sa ating mga tanim na halaman. Hindi lang tayo aasa lagi sa synthetic na fertilizer mga kasaka. Ayan, pwede na to. Marami na yan. At nang sa gayon ay nakatipid na tayo, ay magiging untoxic pa. So, kasi yung mga chemical eh, na hindi talaga purely healthy ang naipoproduce nating gulay. Kasi they grow based synthetic fertilizer. Unlike sa mga ganitong organic fertilizer na ginagawa natin. Ayan. Malaking tulong yan mga kasaka. Yan, chop lang natin to kasi mahaba. Ayan. So, kasama na rin natin yung tangkay. Tatanggalin ko din naman yan. Tapos ilalagay natin sa compost pile. Ayan. Ganyan lang kadali mga kasaka. Ayan. Tapos lalagyan natin ng tubig yan. Ganyan lang mga kasaka. Dapat paggagawa kayo nito, hindi kayo madariin. Kasi after ng 24 hours na fermented yan, medyo may amoy. Pero double purpose kasi yan mga kasaka. Meron ka ng
fertilizer at meron ka na rin fungicide. Ang kasaka ang Madrid de Cacao ay may ano rin yan. Tinatawag na fungicidal component o content. Katulad ng alagaw at saka ng papaya, daan ng papaya. Kaya kung may problema kayo sa fungus, I highly recommend na mag-ferment kayo ng ano, ng Madrid de Cacao. Ayan o. Ito kasing tubig dito, yung dumi ng isda. Mayaman na rin yun sa nitrite. So, pag yun ay nakakain pa ng molasses, mabilis magko-colonize. At additional yun para mabilis ang development ng nitrification. So, yung nitrate nutrients ay available feeds para yun sa ating mga tanim na halaman. So, ano ba itong nitrate? Ang nitrate ay isa to sa pagkain ng ating halaman. Ang gampanin nito ay para mas mapabulas, mapalaki ang mga dahon. Ayon. So, ayan. Kukuha lang ako ng molasses para punuin natin. Ayan mga kasaka. So, yun lang. Ganun kadali lang. Basta lang meron kayong substrate materials na nasa paligid nyo. Mabilis lang gumawa ng organic fertilizer. So, mga kasaka, ito yung ating molasses. So, lalagyan natin siya. Siguro, roughly, mga 100 ml, ganun. O, 120. O, marami na yun. Kasi kukunti lang naman to. Siguro mga 50 ml. So, tansyahan na lang naman. Ayan mga kasaka. Kita nyo ba? Ayan. Tansya lang natin mga 50 ml. Ayan, 50 ml yung mga kasaka. So, bago natin siya punuin, ay ito. Umanan muna ako ng stirrer. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Ayan, nakita nyo mga kasaka. Dahil sa molasses, nagkaroon ng brownish color. So, ayan. Ayan yung magiging pagkain ng ating beneficial microorganism in 24 hours. So, mamaya nga pala yung ating vermity, ididilig na natin yan. At, ayan, kita nyo naman ang panahon. Ayan. Makulimlim. So, mas maganda nga sana yung uuhawin muna natin yung ating halaman tapos saka tayo magdidilig. Kaya lang ay schedule for fertilization ang ating mga tanim na halaman. So, ayan. Kailangan natin idilig yan mamaya. Ayan. Ngayon, ating pupunuan na yan. Ayan o. Oh. Tsura pa lang o. Oh. At makikita nyo mga kasaka, bukas, di ba clear na wala pa siyang bula? Ayan, bukas, marami na mag-uumapaw dito mga bula-bula. Yun na yung sign off na ang ating ginawang fermentation ay napaka-effective or talagang successful. Tulad dito mga kasaka, clear lang din yung tubig noon pero after ng 24 hours, ayan o, marami siyang bula-bula. Indikasyon niya mga kasaka na successful yung ating ginawang fermentation. Ayan. So I hope na nakatulong ang ating simpleng video ito mga kasaka. At kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, marami kami sinishare dito about farming techniques and idea. So please subscribe at kung nagustuhan mo lang ang ating video ay mag-like po kayo sa ating video ito at bisitahin nyo rin po ang ating section ng ating video section at marami po tayong uploaded video na naroon, baka makumakatulong sa inyo fish farming, agriculture and tips and idea. Sa mapagpalang umaga po mga kasaka, bali hindi po tayo nakakapag-ilamos at binibisita ko yung ginawa nating
fermented na dahon ng Madre de Agua, dahon ng kakawate o Madre de Cacao. Okay, pupuntahan natin kasi naidelig ko na yung ano, vermity dito sa aming mga sitaw at saka ayan yung mustasa. Ayan. Kaya na kaya, hindi man lang tayo nakapagsuklay man lang. Ganun tayong ka-excited. Malalaki na yung mustasa. Nadilig na natin yan kaya maraming tumba. Maaga pa. Ayan. Ayan mga kasawa. Ito na yung atin. Hindi na nyo. Yan yung sinasabi sa inyo. After 24 hours, wala pang 24 hours, ang dami ng mga bula-bula. Meaning, nagkaroon na ng mga pagganapan dyan na pagpaparami ng denitrifying bacteria. Nag-colonize na sila. So, gamit itong lagadera, kasali natin yan dyan. Pag 24 hours lang mga kasaka, hindi siya mabaho. Ang bango niya. Nabango siya. Ayan. Itidilig natin itong mga kasaka. Nadiligan ko na ito. Vermity lang dito. Kagandahan kasi ng may Madre de Cacao. Anti-fungicide siya. Fungicide siya rin. I mean, may fungicidal content siya. Kaya maganda ito. Ang dadalig lang natin sa punuan. Ayan. Mga ganong kaunti lang. Ayan. Ayan. Nakadoble. Nadaligan ko na pala itong isang ito. Ito na pala tayo nag-uumpisa. Sa akin. Palang part na ito, nadaligan ko na yung kanina ng vermity. Mali tayo nalagay. Nakadalawa yun. Kaya siya nakaisa buhok ko mga kasaka. Hindi tayo nakapagsuklay. Kasi liligo kasi rin tayo. Sunday ngayon. Sisimba tayo. So, kailangan ko lang i-delete ito kasi babaho ito eh. Saglit lang naman ito. Babaho kasi ito pag hindi natin dinilig pa. Dapat kasi 24 hours lang kung ayaw natin mabaho.
Pagandahan ng organic mga kasakaya. Wala tong overdose. Marami na nga palang malalaking bunga mga kasaka itong ating talong katulad nito. Ayan o. Harvest na naman tayo dyan. Ayan o. Tapos ayan o, yung napasalod ng maliliit na bunga. Ito. Ayan. Tapos ito. Ayan. Shield. Bali, isang tadling na lang doon mga kasaka. Last year ang tataba dito di po ba ng ampalaya, ang lalaki ng bunga. Sibol na nga rin pala yung pinula namin na germinated na ito mga kasaka. Mustasa pechay mustasa, kasi ito lechugas. Kanin na naman tayo ng lechugas. Ayan. So, tapos na natin to, itong phase 1 dito tayo sa phase 2 last doon sa phase 3, mas malaki.
Ngayon ang lupa dito. Ang mga kasito sa atin yung talong. Ito sa inyo ito. Last na siguro yung mga kasaka. So ayan. Hindi ko natataposin mga kasaka kasi last na naman yan. So ayan yung ating tutorial about paano gumawa ng organic rich in nitrogen na fertilizer. So yun, gamit ang Madre de Agua at saka Madre de Cacao with molasses at fermenting about halos 24 hours, pero mas maganda 24 hours para hindi mabaho, ano? Okay.